What's up guys? My name is Arce and today may i-review tayong SIM or itatesting a SIM from Globe. This is the Globe 5G and kasama na rin ng TM5G. So I will not test both dahil pareho lang naman silang 5G SIM. So siguro itong TM na lang ang itatest ko or siguro itong Globe na lang siguro para sa full potential. So malalaan natin mamaya kung ano itatest natin SIM. So itatesting natin to using a 4 LTE device ata, tandaan natin. Baka may mag-comment na naman eh. Sabihin, ba't mo tinatesting yan sa 4G? 4G lang naman yan pag 5G yung SIM na binili mo. Tinatesting muna natin tong SIM kung meron siyang pagkakaiba dun sa LTE SIM. Kasi sabi din naman ni Globe na kapag meron ka na mga LTE SIM, you don't need to replace your SIM for a 5G SIM. So okay na yung 4G SIM mo to use it for 5G. So tatesting natin tong 5G na SIM if tawag doon, kung mas mabilis ba to compared sa LTE SIM ng Globe. That is what we test, okay? So wag na kayo mag-comment but sa LTE mo ano yan. Tanga ka pala, but sa LTE dapat 5G. Una po, wala po ako sa Manila na may 5G na tower. Pangalawa, wala akong device. Pangatlo, mahirap lang po ako, okay? So, let's test this thing out. Pero, yan, pakman na natin. Let's go. I-unpack na natin siya, i-unpack sa natin. Kung ano man ang tawag dito, packaging lang naman, so unpack na lang. So, unahin muna natin itong Globe 5G SIM. Same lang naman siya ng packaging, but yung ano, yung tag doon, yung mechanic, basta yan, yung magkakabalot, pareho lang, yung ang naiba lang. At tingin nyo, hindi, nilagyan lang nila ng sticker. Ay, natatanggal ko yung sticker. Okay. So, this is just a LTE SIM, but titingnan natin kung may nakalagay na kung ano. And, hindi ba nila yung itsura ng SIM? That's nice. Yan ang gusto ko. So, yan. Ito matikit. Hindi ba nila itsura naging glossy? I hate that. Ayoko ng glossy na SIM card. Okay, mas madali kasi siyang mawala. Tag doon, mabura. Kesa sa matte. Okay, so same lang yung papel na nakalagay dito from the LTE. So definitely isang SIM lang halos yan. Hindi pa lang talaga nila naglagay lang sila ng sticker. Okay. So sa dito naman sa ano is wala namang pinagkaiba halos. So that's it. So yan, ito yung laman ng Globe. Almost same lang sila. Ngayon, hindi nila iniba. Prepaid LTE SIM lang yung nakalagay. Pero titingnan natin in the future kung iba yung packaging. But sa ngayon, ayan yung nakalagay sa kanila. Almost same sa LTE SIM nila. So dito naman sa TM SIM, there's no sticker. Wow. That's nice. Wala ng sticker. Yun. So check natin kung pareho sila ng loob ng dating TM SIM. TM SIM guide, welcome to TM. Almost same. One same. Same lang siya. Same lang yung papel na nasa loob for the promos. So same. So and pero yung SIM bed naman is iba. Iba naman yung SIM bed niya. So, glossy din. I hate that. What the fuck? Ganito kayo maglagay ha? Ayan o. Hindi ba lang nila yung nilakyan ng nila o. LTE/5G SIM. Ewan ko lang kung nirebrand lang nila yung SIM or this is a new batch. Ano mukha namang new batch siya. So, reload na natin 'tong mga kaibigan and testing natin siya compared
Kukompare natin yung dalawang SIM na yan. Actually, yung TM SIM lang, kukompare natin sa TM prepaid SIM na LTE. Ito yung rebrand nila, mga kaibigan. So, i-compare natin siya side to side. Okay? So, let's test this out. So, ito na nga, mga kaibigan. Testing na natin. So, clarification lang, yung Globe SIM na po ang gagamitin natin to test. So, we will use Realme C2 para sa test. And lalagyan natin yung SIM card sa SIM 1. SIM 1 lamang ang gagamitin natin sa test na ito. Tanggalin na din natin itong smart na ito. So first natin ito test is the LTE SIM from Globe. And para medyo patas din, mga kaibigan, ira-register ko silang pareho sa GoSurf 50. Okay, so ito na. Nandito na tayo sa message. And ito. Send lang natin is go. No. Sa asterisk tayo. Oh, no. We will register this to Go 50. Yan. Go 50 na tayo. Para mas marami data. And install lang ko muna ito ng speed test via Wi-Fi. So ito na, mga kaibigan, yung speed test na install na natin. And let's open it. Pero ito, so we are, ang oras po natin, mga kaibigan, is 12:35 AM. So AM tayo nagagawa. Ito na, so it's on 4G. It's not 4.5 or 4G plus like that. Pero ito, tatesto natin. 12:35 po ngayon. And para patas tayo, we will use Globe Telecom server in Quezon City. So, 3 consecutive times natin siya itatest. So, on our first run, we have 7.47 megabits per second down. 1.47 megabits up. So, testing pa natin, isa pa, same server pa rin. So, ayan, mga kaibigan, medyo mababa ata ngayon. So, it's 7.29 megabits down and 1.12 megabits up. Let's try it again, mga kaibigan. So ayan, mga kaibigan, it's 7.6 megabits down and 1.34 megabits up. So now try na natin with the Globe 5G prepaid SIM. So niloadan ko lang din siya, mga kaibigan. Tanggalin natin ang SIM dito. And let's test it out again. Let's test it. So ito yung luma, mapapansin nyo naman dun sa ano. So ito yung bago. Lalagay natin siya dito sa SIM tray. SIM 1 pa rin, mga kaibigan. Okay, so naloadan ko na siya, mga kaibigan. And let's try to register again. Nabuwasan yung load kasi nakabuhay yung data ko nung pinalitan ko ng SIM. So, we will try it again now. Siguro mararegister na natin siya ngayon. Okay, we are registered to go, sir. Go 50, sorry. And buhay natin data. And it's 4G. Nakikita nyo. And it's 12:45. 10 minutes lang ang agwat nila. Let's try the speed test. So sabi ko kanina, same server ang gagamitin natin, which is the Globe Telecom in Quezon City. Hinahagi naman yan. So let's test this thing out. So
So medyo mababa siya ng mga kaibigan compared sa kanina 7 and 1.5. Ngayon is 6.64 megabits down and 0.95 megabits up. But it's okay because nag-iba naman kasi oras. So let's try it again one more time. So ngayon is 7.38 megabits down and 1.09 megabits up. Same pa rin. Let's try it again one last time. So, ayan. So, masasabi ko na almost same lang siya as the LTE SIM. So, sabi nga ng Globe, ayun ko kung kailan nila sinabi na pwede nyo raw gamitin ang LTE SIM to connect on 5G. So the last test is 7.38 megabits down and 1.26 megabits up. So kung kayo ay Globe and gusto nyo makaranas ng 5G network, first of all, kailangan nyo ng 5G device. Pangalawa, kailangan nyo ng nasa lugar kayo dapat na merong 5G cell tower. And pangatlo, you need to have LTE or 5G SIM provided by Globe Telecom, okay? So, worth it ba na mag-upgrade to LTE from LTE to 5G SIM? No. So, you can use your old SIM or the LTE SIM to connect on 5G in the future, okay? So, that's it mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.